Welcome back to my channel mga kamotovlogs. Ilan lamang yan sa bahagi ng bypass road na ating pupuntahan ngayon sa Lopez Calawag Bypass Road. Tara guys, explore natin. Tayo ngayon sa may barangay Panikihan na kung saan dito na ang exit point ng diversion road na nagmula sa Inagbuhan. Yung pakanan na bahagi niyan, yan ang exit point. Tapos diretso tayo ngayon dito sa papuntang Lopez Quezon. Doon naman makikita natin ang entry point ng Lopez Calawag Diversion Road. Dito rin sa lugar na ito matatagpuan ang bagong tayong LTO building na dating nasa Barangay Villanueva. Guys, ang lugar nga pa lang ito ay nasasakupan pa ng Gumaca Quezon. Siguro mga 10 minutes pa bago natin marating yung pinaka entry point ng diversion road. Pagmula dito, dito na kasi tayo nag-start sa Gumaca. Medyo malapit na naman dito. Nandito na tayo sa boundary ng Gumaca at Lopez. Ang lugar na ito sa Misante. Konting biyahe na lang, mararating na natin ang entry point. Dito yung San Vicente na sikat na simbahan na tuwing First Friday maraming tao. Marami rin kayo dyan mabibili mga kakanin ng puto bumbong. Lugar na ito ay nasasakupan na ng Lopez Quezon. Pero hindi natin madadaanan yung pinakambayan at sa ano na tayo papasok sa bypass road sa Calawag na ang exit natin na. Sa parting kanan na yan, liliko na tayo pa kanan. Yan na yung entry point ng diversion road. Ito ay may habang 6 kilometers simula dito sa entrance, entry point hanggang sa exit point ng malapit na sa Calawag. Pero marami itong mga intersection na may papuntang Catanawan, Buena Vista. Ginawa ang bypass road na ito para
mapadali ang pagbabiyahe sa papuntang Bicol region. Napakalawak ng kalsadang ito at may habang 6 kilometers o 7 kilometers bago ka maka-exit papunta ng Maharlika Highway. Ang mga barangay niyong madadaanan dito ay Del Pilar, San Lorenzo, Peña Pracha, Danlagan, at Canda Ilaya. Ang ganda niya sa dulo na yun para exit na yun ang Maharlika Highway sa barangay Canda. Napapansin nyo, napakalawak ng kalsadang ito. Kaya asahan yung maraming malalaking truck na magdaraan dito. At yun nga siguro ang purpose nito para yung mga malalaking trucking hindi na dumaan sa bayan ng Lopez. Dito na lang lahat. Kaya doble ingat kung kayo magdadrive dito. Intersection na dadaanan natin, yung parting pa kanan, ayan yung papunta ng Catanaoan, Quezon, papuntang Bundok Peninsula. Ito naman pa kaliwa, papasok na ng bayan ng Lopez. At yung padiretso na pupunta natin ngayon, this way, papunta ng Bicol. Dito rin sa diversion road na ito, yung ginagawang Quezon Bicol Expressway na nagsisimula sa Pagbilaw, Quezon, tapos diretso ng Padre Burgos, Unisan, tapos yan na may magbabaybay ng Bumacap, Pitogo, Bulanay, San Narciso Road hanggang sa parating kayo ng Lopez, Buena Vista Road. Ito na yun, dito na ang daanan na ang mag-exit din ay sa Kalawag patungo ng Tagkawayan, tapos magtatapos sa Legazpi. Nasa 1,000 kilometer din ng aabutin ng temperature dyan. Dating natin dyan sa intersection na yan, diretso lang tayo, papunta natin way natin pabikol. Itong pakaliwang ito papasok sa bayan ng Lopez, at itong pakanan na bahagi papunta ng Buena Vista. Yeah, a lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the
Guys, malapit na tayo sa exit. Pero mga ano lang, ilang minuto na lang. Makakarating na tayo sa exit point nitong bypass road. Pupunta naman tayo ngayon ng maaga pa naman. Diretso na tayo ng Gateway to Bicolandia. Tingnan natin ang update ngayon ng checkpoint. Kung maluwag na ba o makakalagpas na ng walang hinihinging mga requirements. O mahigpit pa rin ba ngayon? Kasi halos lahat ng lugar ay maluwag na eh. Dito rin sa Bicol eh, at tingnan na lang natin kung ano na nga ba. Guys, ito na yung exit point nitong Lopez Calawag Diversion Road. Nandito na tayo sa pinakang dulo. Yun, kung makikita nyo sa gawing dulo na yun, yung pakaliwa, yun ang papunta ng Manila. Itong parte pa kanan, yan ang papunta ng Bicol. Yan naman ang ating pupuntahan ngayon. Hanggang dun sa checkpoint. Checkpoint ng border ng Quezon at saka Bicol. Alaman natin kung ano pang mga travel requirements ang kailangan sa Bicol. Sige guys, tara ulit. Only one. Papunta ng Hondagua dun sa papunta ng Roma Point kung saan ginagawa yung tulay na magdurugtong sa mainland at sa isla ng Quezon yan sa gawing kaliwa. Kung gusto nyo mapanood yung way ng papunta sa Hondagua, kakapit ka sa description box ko yung link para madirect kayo dun sa video ng ginawa ko ng mga nauna pang magbablog. Calawag, Quezon. Hindi na rin tayo dadaan ng bayan ng Calawag kasi padiretso lang naman ang pupuntahan natin papunta ng Tabugon. Doon sa Tabugon nandun yung arko na may nakalagay na Gateway to Bicolandia. Yun ang pupuntahan natin ngayon. Tapos diretso pa tayo nan hanggang makarating tayo doon sa may crossing na papuntang Ligaspe at Daet. Nandun kasi nakapwesto yung checkpoint para magtanong na rin tayo kung anong mga requirements para makapag-travel pasok sa kanilang probinsya.
tayo dito. Baka tayo maubusan ng gas. Wala tayong dadaan ng gas station pag lagpas natin dito sa pabayan natin. Yan sa may rotonda na yan, yung pakaliwa, yan ang papasok ng bayan ng Kalawag. Pagkas muna tayo dito sa Caltex. Medyo malayo-layo pa rin yung ating pupuntahan. Yan sa may Petron, padiretso lang dyan. Makakapasokan na ng bayan ng Kalawag. Dati ko na rin pinuntahan hanggang dun sa Port of Kalawag sa may baywalk nila. Wala yung pure gold. Puti pa dito. Sa gumaka, hindi pa tapos eh. Hindi pa alam kung kailan matatapos. Bale, diretso tayo dito ngayon. Papunta na tayo ng Gateway to Bicolandia. Ginagawang mga bahagi ng kalsada rito, gaya nito, ginagawa ang tulay, pinapalapad na rin, gaya nitong kalsada. Nadadaanan naman sa ngayon yung parting gitna lang ang hindi, kasi natin yung mga nagka-construction. Ito yung gitna nga lang. Yan daan na yan, yan yung papasok papunta ng Binyangan, Quezon, na nandun yung bayan, yung Parisan San Nyogan, yung may halo-halo na nasa buko. Medyo may kalayuan pa rin ang biyahe bago mo marating yan simula dyan, na napuntahan ko na rin noon pa. For so long, I was living my life. Guys, nandito na tayo sa Gateway to Bicolandia. Ito na ang
boundary ng Quezon at Bicol. Matatagpuan dito sa Barangay Tabugon. Papunta na ito ng Camarines Norte na sakop na ng Bicol. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. It never broke me down to the knees. Malapit na tayo sa border checkpoint ng Bicol. Pagkalagpas lang natin ang crossing na yan, dyan na natin makikita. Guys, nandito na tayo ngayon sa border checkpoint papasok ng Bicol. Ating aalamin kung anong mga requirements at tanongin na rin natin si Tatay kung anong ginagawa nila dito na kabila. So, ayun guys, sabi ng tatay, hinahanapan sila ng travel requirements. Unang-una na ang fully vaccination card at saka ID. At saka, kailangan din ng antigen test para makapasok sa Bicol. So, marami pa rin hinihingi ang requirements. Kahit vaccinated ka na, siguro sa mga susunod ay sana naman okay na yung vaccination card at saka yung vaccination certificate, kasi ngayon hindi pa allowed, kailangan mo pa rin talaga ng negative antigen test para makapasok diyan sa mga booth na yan. Diyan ka na rin magpapa-antigen test.